Chapter 20, verse 21 to 23, God give them authority to forgive our sin. That is absolution. Yes, they are just a simple man like us, a mere man, a man that is, may mga kasalanan din. Pero, not only that, let's go beyond the veil that they wear, the sotana. Because the one that behind the sotanas is Jesus Christ. That's why, if we confess our sin because of this authority that God gave it to them, ano yun? Vindicated ka na. Ano yun? If you confess your sin, that is acceptable to God because God gave them authority. That is biblical, that is found in the book of John chapter 20. So, yun kapatid, ang nangyari sa buhay ko. At ngayon... So, paano yun? Umalis ka na agad dun sa Korea? Yes. I told my senior pastor, I sabi ko sa kanila, Pastor, I will go back to Philippines. And it could be, I will not go back here anymore to Korea. And then they asked me, why is it, Pastor Bo? What's wrong? What's the problem? Do you have a problem? I said to them, yes, there's a big problem. But you will know later on. Just respect my decision. And I will give you my message when I was in pag ako nandun sa Pilipinas. You know what? They found out already that, nag-text pa sa akin ang mga elders, na message pa sa akin sa Facebook. What happened to you, Pastor Bo? You are now worshippers of the devil because you're now Catholic. And sabi ko naman sa kanila, maybe you're wrong. You're big wrong. Sabi ko sa kanila, you're making a story against us. You better study history and read the Bible and you will know the truth. I will not argue with you anymore. I don't want to have debate with you because for me, the reason why I return to this Catholic faith because of God's intervention through Mama Mary. I cannot convert you because you have your own intellect, you have your own study, your theology. Just pray to God and say, Lord, help me to find the real church. At ganito ang nangyari ko. So, naghiwalay kami sa Korea. At pagdating ko naman dito sa Pilipinas, alam na nila na ako'y Katoliko na. At bigla ding umalis sila at nagkaroon ng division na naman ang church namin sa Cebu. Nag-divide naman. So, ganayan. Ang isa ay nagiging the Mount Zion Christian Fellowship. Ang isa naman, Redeemer Fellowship. So, nag-create ng dalawang faction kasi nag-away-away na naman yung mga elders ko. Then, I decided that I better go back. I better stay home. I better involve myself in ministry sa Catholic faith because dyan naman talaga ako belongs eh. Because I was a Roman Catholic. Hindi ko lang alam dati nung una ang teaching. But when I return to this faith, I am devoted to my church and to my faith to our Lord Jesus Christ. And the love of Mama Mary is already there. Dati, kaaway ko si Mama Mary. Ngayon, mahal ko na si Mama Mary. Because... Ilang santo na ba yung nadurog mo? Ay, marami na kapatid. Ilan na... Si Saint Joseph, when I was a born again Christian at the time, tinapon ko si St. Joseph sa doon sa ilog, yung mga images naman binuburn namin kasi ganito sa church ko. The last rites na gawin namin is after you'll be baptized in my church. Sabi ko sa kanila, i-surrender yo lahat yung mga images nyo kasi mga Katoliko yun eh, yung mga lahat ng mga mga idols, lahat, isurrender nyo, susunogin natin. So, one Sunday, dala nila, karga nila yung life-size ni Santo Niño. Dala nila yung picture ng Divine Mercy. Sinunog namin. Ang nagsindi yung elders ko. At yung nagsindi, namatay naman. Parang may karma. Ganun ang nangyari. So, grabe, parang yung pinakwento rin ni Brother Noe Dora. Ganyan talaga ang mga kami mga Protestante, Brother Adrian, kami ni Noe, kasi because of the prejudice that we learn from our theology, from our school, kasi yun ang aral eh. Ang paliwanag sa mga pastor namin na, demonyo ito, the one behind these images or idolat or idols is the devil. But in fact, it's not. Because as what I've said, dapat talagang mag-interpret sa Biblia, may proper interpretation of the Bible. Yun lang ang maisi-share ko muna for a while. I think may mga question pa. Dihan, okay lang siguro. Brother, may you have some question?
Bali, di ba, din, nung nag-convert ka na, may mga na sumama ba sa'yo? May mga actually, members na sumama sa'yo? Actually, ngayon, ako po ay isang ano, head servant sa St. Raphael Charismatic Healing Community. Sa community namin, ni Aden, may mga member ko rin na naaakit na dala sa community namin. Kasi ang born again at saka yung charismatic community is pareho-pareho lang, di ba? We praise and worship, we dance, we jump, we have the instruments, and then we sing hallelujah, and then we start praising the name of the Lord. At least, hindi awkward sa kanilang pag-join. So, nandun lang sila muna sa charismatic community namin. But the problem this time, walang gathering because of the COVID virus. So, ano lang, kontak-kontak lang, text-text lang muna. So, yun, may meron naman. At meron naman sa Las Peñas, asawa ng elder ko, sabi niya, Pastor, pag wala ng COVID, bisita kayo ni Aden dito sa Las Peñas because I want to listen also why you embrace the Catholic back. So, problema, may COVID, may pandemic pa ngayon. So, nandoon siya sa Las Peñas, yung apelyido niya is you, Chinese. She wants to listen to me. Why nagkatoliko ako? So, may mga ganun, mga proseso na gawin si Lord. Kasi, hindi mo talagang makonvert right away, right there and there. As what I have said, because of the prejudice that I created, that we created, na kumbaga, ang mga katoliko ay demonyo, nasa otak nila. When in fact, my brother, a strong devoted Catholic before, my brother in the flesh, in the blood, yung elder namin, eldest brother, pinaka-eldest namin, you know what, siya ay nagiging ano, PPC president sa St. Johnson Church. And because of me, ano nangyari? Siya ay nagiging Protestante. Because of me, when I was a Protestant before, I convert him to my church. At ngayon ay siya ay isang ganap na Protestante sa Baptist. At sinabihan ko siya, sabi ko sa kanya, Brother, balik tayo sa Catholic because this is the true church. You know anong response niya? Di ba ikaw nagsabi na mga demonyo yan? Yung papa nyo, yung Roma, di ba sa demonyo? Yeah, bakit ang demonyo ka na? Bakit member ka na sa demonyo? So, see? Makita natin ang prejudice na plant silang mind. So, that's why my message, we cannot convert, change the heart of this Protestant. It is only God can change their lives so that we will become a Catholic soon sa gawain natin sa Church sa Katoliko.